Okay mga bro, ayan. So, share ko din to sa inyo mga bro, no? Kasi yung problema nito mga bro, sa minor okay siya, pero pagka inaangatan, no, palyado. Ayan. So, panda rin natin mga bro, no? So, ito pala mga bro ay share ko lang sa inyo, no? Para magkaroon kayo ng idea at dagdag kaalaman. Ayan mga bro, no? Pagka inaangatan mo yung accelerator, ayun, ganun yung andar niya, no? Putok-putok, pak, 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 no? Sobrang palyado talaga yung ano, andar. Nagbabackfire. Pero pagka minor mga bro, okay naman. Maganda yung minor, no? Ayan. Ayos pagka sa minor. Pero pagka binirit mo, sobrang palyado na ng makina. Ayan. So, sinishare ko lang to sa inyo mga bro, no? Para magkaroon kayo ng idea. So, kung ganito rin ang motor nyo, is mas 115. Tapos, maganda yung minor. Pagka inaangatan, kung putok-putok lang, no? Sobrang palyado. So, ito na yun mga bro, no? Para pag napanood nyo tong video na to, alam na ninyo kung anong dapat gawin saka dapat ayusin. Sige mga bro. Ngayon, tinister ko siya mga bro. Dito mayroon akong tister, no? Tister light. Kasi pakiramdam ko mga bro, no? Yung pakiramdam ko kulang yung pumapasok na kuryente dun sa CDI. Kaya ganun. Kapag binibigyan mo ng gas na malakas na gas, hindi niya kayang sunugin, no? Puputok-putok. So yun yung pakiramdam ko mga bro, no? Kaya ang number one na tiningnan ko dito mga bro, yung kuryente. Yan, so gumamit ako ng tester. Tinister ko yung battery. Walang laman, no? Zero balance. Zero balance pa yon. Ayan. So, walang kalaman-laman, no? Wala, kahit konting kuryente, wala. So, ibig sabihin pala mga bro, hindi siya nag-charge, no? Pero, magtataka tayo mga bro, pag pinaandar natin, mayroon siyang neutral light, no? Malakas yung kuryente. Ayan. So, ibig sabihin, walang diferensya yung rectifier. Kaya lang, ang nakapagtataka ng mga bro, hindi siya nagdidiretso doon sa battery, nagcha-charge, no? So, nagtester ako ng fuse mga bro. Ayos din. Ayan, sana ba yun? Ayan. So, tinester ko yung fuse. Teka, medyo madilim kasi masilaw mga bro eh. Tinester ko nito mga bro ng aking tester light. So, ayos naman. Walang diferensya yung fuse. Ngayon mga bro, dito ako nag check yan sa wirings. Kasi nagtataka ako bakit mayroong ilaw dun sa dashboard dito pero walang nakakarating dun sa battery, sa fuse box, no? Dapat may kuryente dun, dapat nagcha-charge sa battery. Ngayon mga bro, sinunsun ko itong harness wire. Ayan. So, binalatan ko lahat ng harness wire dito sa kalagitnaan. Ayan, no? Okay, nakita ko dito mga bro, itong supply, no? Na galing sa ignition switch, papunta dun sa fuse box, no? Putol. Ayan. Dinugtong ko na. Tinister ko dito mga bro, may ilaw. Pero pagdating dun sa dulo ng kulay pula na to, yan, pagdating dun sa dulo walang ilaw, oh. So panda rin natin mga bro, tapos ititester natin, no, para makita nyo na may ilaw. Okay, yan. Ngayon tester natin dito mga bro, ayun, diba may ilaw siya. Ngayon pag tinister ko dun sa may fuse, tingnan nyo mga bro, ito yung
magkalipat lang tayo dito sa kabila. Medyo mahirap eh. Naka-top down kasi ito mga bro. Ang hirap. Ayun, namatay pa. Pambira naman. I-start natin ulit mga bro. Okay. I-start natin dito mga bro. Ito sa Diyos. Ito yung pinaglalagyan ng Diyos. Dito mga bro. Wala talagang ilaw dito mga bro. No? Yun. Wala talaga sa ilaw. So, ibig sabihin mga bro, walang kuryente na pumapasok talaga dun sa battery. Kaya hindi nagcha-charge. Ngayon, tinister ko dito mga bro. No? Nakita nyo kanina, may ilaw. Ayan. So, nung binalatan ko tong harness wire, ayan, nakita ko na dito mga bro yung sira. No? Ito na. Ayan mga bro. Tingnan nyo mga bro. Ayan. No? May damage. So, hilahin ko yan mga bro. No? Ayan. So, putol na. No? Bulok na yung wire dun sa loob. Yung pinakatanso. Kaya pala walang connection doon. No, ngayon, ito lang idudugtong natin mga bro, no? Ayusin natin at ititesting natin mamaya kung okay na yung andar niya at saka okay na yung charge doon sa battery, no? Kung magkakaroon na ng ilaw doon sa may fuse box. Okay mga bro? So, stop ko na yung video ko, no? Tapos dugtungin ko muna to. Video ko na lang mamaya ulit. Okay? Okay mga bro, so dito ko na lang muna ilagay yung aking camera, no? Kasi mahirap yung plastaran eh. Kasi may top down, no? Yan. Okay. So dito yung nilabas ko na. Nilabas ko na dun sa yung box, yung fuse box, no? Yung lalagyan ng fuse. Yan, dito. Okay. Ayan, so palyado pa siya mga bro, no? Okay, muna natin. Palyado pa. Tapos ngayon, ito mga bro, ito yung damage, no? Yung nabulok na wire, dudugtungin ko lang. Yan. Ngayon, papaandarin natin ito mga bro, no? Start. Ay. Kala, tao pala yung ignition system. Okay? So, ngayon mga bro, testing na natin dito mga bro. Kung mayroon ng ilaw. Ayun, mayroon ng ilaw mga bro. No? Ayan, so, kitang-kita. Mayroon na siyang supply dito sa lalagyan ng fuse, no? Sa fuse box. Ngayon mga bro, lalagyan ko ng fuse. So, dinala dito sa akin. Yun lang ginawa ko mga bro. Dahil yung pakiramdam ko, kulang yung kuryente na pumapasok dun sa CDI. Kaya hindi siya makasunog pagka binigyan mo ng malakas na gas. Gasoline, diba? Inangatan mo yung throttle cable. Yung throttle. Okay. Ngayon, yun ang naisip ko mga bro. Kaya, tiningnan ko yung supply ng kuryente dun sa may battery. Walang connection. No? Ngayon, hinanap yung connection. Ito pala, dito pala sa loob ng harness wire, bulok na yung wire na supply.
galing dun sa ignition switch, pagka nag-on ka ng ignition switch. Kasi nakikita ko dito, may ilaw sa dashboard, no? Yan ang tataka ko, bakit walang bumapasok doon. So, ito na yung mga bro, no? Yun lang mga bro. Yung mga bro, so sana ay nakapagbigay na naman ako sa inyo ng dagdag kaalaman mga bro, no? At makatulong sa inyong problema sa inyong mga motor. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking video, no? Hanggang sa muli, hanggang sa susunod ng aking mga video, no? Nananayahan ko rin kayong paki-like naman ang aking video, no? At salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, Kuya Bird Channel. Patuloy pa rin ako magbibigay sa inyo mga bro ng mga dagdag kaalaman at mga idea, no? So, isi-share ko lahat-lahat ng yan sa inyo mga bro. So, hanggang sa muli, maraming maraming salamat at Merry Christmas and Advance Happy New Year. Thank you!